Magandang araw po sa inyong lahat, or good day everyone. Maraming salamat po sa pagbisita sa channel na to. Hangad po namin ang makatulong sa ating mga kababayang Pilipino sa isang larangan na kung saan tayo ay kilala, ang pagiging magaling sa pag-i-Ingles. Pero bago natin talakayan yan, alamin muna natin, bakit nga ba tayo mga Pilipino ay magaling sa pag-i-Ingles? Unang-una sa lahat, base sa ating kasaysayan, we were colonized by the Americans from 1898 to 1946. 48 years din tayong napasailalim ng kapangyarihan ng mga Amerikano. Anong ibig sabihin nito? Nararapat lamang na ang mga Pilipino sa panahong ito ay matutong mag-Ingles upang maging madali ang komunikasyon at transaksyon sa mga Amerikano na siyang may sakop ng ating bansa. Hindi rin maiiwasang mangyari na maging obligasyon ito ng bawat Pilipino sa panahong iyon. Dahil din sa kasaysayang ito, naging bahagi na ng ating kultura ang lingguwaheng Ingles. Kaya tinawag din natin itong second language. Hanggang ngayon ay hindi na rin siya inalis sa kurikulum ng ating edukasyon. Bakit nga ba? Dahil kasi sa globalisasyon, lumabas na ang English language ay pangatlo sa pinakaginagamit na lingguwahe sa buong mundo. Kasunod siya ng Mandarin at Espanyol. Sa madaling salita, naging advantage natin ito upang ang ating bansa ay madaling makipag-ugnayan sa maraming mauunlad na bansa. Makikita natin ang epektong ito sa bilang ng mga OFWs na nakakalat sa buong mundo. Halos lahat ng bansa sa mapa ay may Pilipino, residente man, turista, o manggagawa. Kaya naman ang Pilipinas ay binansagan bilang isa sa pinakaglobalisadong bansa sa buong mundo. 1997, unang nagkaroon ng isang multinational call center ang Pilipinas. At dahil English-speaking customers ang isa sa pinakamalaking porsyento ng mga kliyente, hindi naging mahirap upang magsipagsulputan na para mga kabuti ang halos hindi mabilang na BPO companies sa ating bansa sa loob lamang ng dalawang dekada. Naging posible ang lahat ng ito dahil ang mga kumpanya sa ibang bansa ay nakita ang cost efficiency ng kanilang investment sa larangan ng customer service. Maganda raw ang naging returns dahil mura ang magpatayo ng call center sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. At higit sa lahat, naging malaking kontribusyon ang natural na pag-uugali ng mga Pilipino na magalang at mabait sa mga customers nito sa pag-unlad ng BPO industry sa bansa natin. Nakakatuwang isipin na ang maliit na bansang Pilipinas ay napapansin ng buong mundo sa ganitong aspeto. Ang pinagdaanan ng ating mga ninunong Pilipino ay hindi madali, pero nagdulot ito ng magandang epekto sa pamumuhay ng karamihan sa atin ngayon. Sa mga pangyayaring ito, naging parang isang endless cycle na ngayon ang pag-aaral ng Ingles sa ating bansa dahil ang pagiging magaling sa lingguwaheng ito ay siya na ring paraan upang mas madaling makahanap ng magandang oportunidad na mas maganda ang kita. Sa susunod kong video, tatalakayin naman po natin ang mga hindi magandang epekto ng pag-iingles sa ating bansa at ang mga maling pananaw at paniniwala ukol dito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel na to para updated kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat po!